Isa sa mga reason kung bakit mas gusto ko tong mga air coolers compare sa electric fan kasi para ka na rin may aircon. Isa pa siya na gustuhan ko dito, napaka low maintenance sila. Hindi tataas yung electric bill mo compare sa paggamit ng actual aircon. Kaya ito, meron tayong tatlong air coolers. Ito yung mga madalas na feature online. Itong Tilex air cooler, na-review na natin to sa channel natin. Sa mga hindi pa nakakapanood, ilalagay ko yung video link sa description sa baba. Bago natin i-test to lahat, i-unbox muna natin tong dalawang air cooler. Start tayo dito sa Arctic Air Ultra. Itabi muna natin tong Dowel, tsaka yung Tilex. So ito yung Arctic Air Ultra, nakalagay dito, cool your space, fast and easy. Tapos dito, personal space cooler, adjustable 3 speeds, quiet operation, lightweight and portable. Okay, unbox na natin. Uy, may plastic, may manual, at yung air cooler mismo. Naka-plastic siya. So dito makikita nyo yung mood indicator, power, tsaka pan speed button, yung LED light, tsaka dito yung lalagyan ng tubig. Uy, dito na pala yung power cable. Ayun, nakalimutan ko, power cable. Tapos dito naman yung grill niya, na-adjust nyo na siya. Ayan. May tape pa. Tanggalin natin yung tape. Ugutin natin. Ayun. Andito na rin yung filter niya sa loob. Yan yung filter niya, parang spongy yung dating. Medyo similar dun sa Tilex. Okay, nice. Ano ibalik? So na-adjust din yung grills niya, up and down. Parang Tilex air cooler din. So next, yung Dowel air cooler naman. Boom! Nakalagay dito, Dowel Portable and Compact Easy Transport Air Cooler A Arc 08P. Okay, unbox na natin. Oy. Okay, nandito yung manual tsaka warranty at yung USB cable. Naka bubble wrap yung air cooler. Laking bubble wrap to ah. Uy, ganda. Okay, tabi muna natin to. Uy, ang ganda. Nice to ah. Ganda ng design. May chrome pa sa gilid. Okay, tanggalin muna natin tong nakakabit dito para kitang-kita. So ito yung Dowel air cooler. So dito sa taas makikita niyo yung power button, speed pan button, LED light, tsaka yung LED indicators, low, medium, high. Tapos dito may tank plug. Ayan, para dito nyo lalagyan ng tubig. Tapos dito sa gilid, dito nyo makikita yung mga LED lights. Tapos dito sa harap, na-adjust din yung grills niya. Ayan. Pwede nyo ibaba, pwede itaas. Tapos, nandito yung USB port. Compare natin yung mga design nila. Yun. Isa-isayin ko na lang. Okay, ito yung Tilex. Tilex air cooler. Ito yung Dowel. Last but not the least, yung Arctic Air Ultra.
Yun. Kung mapapansin nyo dito sa tatlong air coolers natin, yung Tilex lang yung may hawakan. Ayan. Tapos, ito namang Dowel, compared dito sa dalawa, ito yung pinakamalapad na air cooler. At ito rin yung pinakamahal, since ito, 1,300 pesos. Itong Tilex, mabibili mo nasa 800 plus. Tapos, itong Arctic Air Ultra, nasa 700 plus. Okay, nalagay ko na yung filter ng Tilex sa rep. Palamigin din natin yung filter ng Dowel tsaka Arctic Air Ultra. Okay, una muna, kunin muna natin yung filter nitong Dowel. Yun. So, andito yung filter niya. Uy, liit lang. Liit lang ang filter niya. Tapos, itong Arctic Air Ultra. Nandito sa harap yung filter niya. Ibutin mo lang yan. Easy access. Okay. So, ang gagawin natin dito sa dalawang filter na to, ibababad natin sa tubig, saka natin ilalagay sa freezer para mas malamig. Tapos, babalikin natin after 1 hour para pare-parehas yung lamig nila. Okay? Be right back! 1 hour later. So, ito na yung mga filter nila. Frozen na frozen. Niyo. Ito yung sa Dowel. Sobrang tigas na. Tapos, ito yung sa Arctic Air Ultra. May ice pa. Tapos, ito yung nasa Tilex Air Cooler. So, lagay muna natin tong Tilex. Okay, tabi muna natin to dito. Yung. Boom. Tapos lagyan na natin ng malamig na tubig. Oy, tumapon pa. Okay. Tilex, okay na. Tabi muna natin dito. Yung Arctic Air Ultra naman. Easy access. Tapos yung filter niya. Tapos, nandito yung inlet. Lagyan din natin ng malamig na tubig. Ayan, makikita nyo, malamig yan. Ganyan. Okay, tabi muna natin dito. Tapos ito, last, yung sa Dowel. Ito yung pinakamaliit. Yung Dowel yung pinakamalaki, pero ang liit ng filter niya. Ayan, oh. Liit lang. Naka-hook lang siya. Okay, yan. Tapos, ano ba? Ilalagay dun. Ako patay tayo dyan. Hindi naman lagay. Okay, walang picture, walang nakalagay kung paano ilagay. Okay, walang nakalagay sa instructions. Yun. Okay na. Yep. Okay na. Lagay ko na. Hirap ilagay ng filter niya. Yan. Okay. Nice. Yun. Okay na. Tapos, lagay na natin ng tubig. Okay. Tabi muna natin to. So yun, okay na. Isaksak na natin. Okay, yung pinagkaiba pala nitong Tilex, pwede mo siyang gamitin kahit hindi nakasaksak kasi meron siyang built-in battery. Itong dalawa, Arctic Air tsaka yung Dowel, dapat nakasaksak. So yun, nakasaksak na silang lahat. Meron akong thermal scanner dito para i-check yung temperature nila, okay? Okay. Uy, kitang-kita yung mist ng Arctic Air Ultra. Papakita ko lang sa inyo sa harap. Kitang-kita yung mist. Ayan. Diba? So, pagdating sa mist,
pinakamalakas yung Arctic Air Ultra. Dito sa Dowel, wala akong nakikita eh. Wala siyang miss. Okay, since lahat to naka-low, i-check natin yung temperature nila. Mag-start tayo dito sa Stylex. Gamit tong thermal scanner. Iseset natin yung thermal scanner sa household mode. Okay? I-check natin. Stylex 23.8. Okay, kay Arctic Air Ultra naman. 22.8. Okay, kay Dowel. 31 kay Dowel. Nakikita ba? Okay, next, try natin iset sa medium. Okay, medium na yung Stylex. Naka-medium na yung Arctic Air. Naka-medium na yung Dowel. Okay, check natin yung temperature nila. Okay, try natin sa Stylex. 26.9. Sa Arctic Air Ultra naman, 24.8. Okay, nakikita ba? Okay, sa Dowel. Okay, try naman natin sa high. Lahat sila naka-high. Okay, todo na to. High. Check ulit natin sa Stylex. High. 26.8. Okay, sa Arctic Air Ultra. 25.5. Okay, sa Dowel. 30.9. Okay, this time, iiwan natin sila for 2 hours. Lahat nakaset sa high. Tingnan natin kung malamig pa after 2 hours. Okay? Ulit, be right back. 2 hours later. Okay, check na natin kung ano yung temp na nila. Start tayo dito sa Stylex. Check natin yung temp. 28.3. Next, yung Arctic Air Ultra, 28.5. Okay, last, yung Dowel, 30.3. Okay, pagdating sa build quality, pinakalamang dito is si Stylex. Wala siyang loose parts, wala siyang loose buttons. Kumbaga, yung material dito hindi tinipid. Okay yung grill niya, maayos lahat. Halos pareha sila ng layout ng Arctic Air Ultra, pero kung mapapansin niyo dito sa Arctic Air Ultra, yung buttons niya medyo loose. Kaya kung napadiin ka lang ng pindot diyan, baka lumubog. Tapos yung lalagyan ng tubig, medyo brittle. Kaya ingat lang sa mga maglalagay ng tubig dito kasi baka mabali kasi manipis yung ano niya, plastic niya. Pagdating naman dito sa Dowel, talagang quality naman talaga yung build niya. Except dito sa grills. Napansin ko medyo malambot. Malambot yung grills niya. Kaya dapat hindi nyo masyadong hinahawakan yung grill kasi baka mabali. Pagdating naman sa coldness, pinakalamang dito is si Arctic Air Ultra. Kitang-kita nyo naman kanina sa thermal scanner, siya yung pinakamalamig dito. Pagdating naman sa lawak ng buga ng hangin, pinaka may advantage dito is si Dowel Air Cooler. Okay, try ko nga ulit. Okay, tabi muna natin to. Yun, igilid natin. Ayan, kahit nakagilid siya, natatamaan niya pa rin ako. Unlike dito sa dalawa, sa Arctic Air Ultra, tsaka sa Stylex, pag nakagilid na yung air cooler, hindi ka na matatamaan ng hangin. Pero itong Dowel, kahit na sa gilid, natatamaan ka pa rin ng hangin niya. Pagdating naman sa pagpapalit ng filter, tayo sila nito ni Stylex tsaka Arctic Air Ultra. Dito sa Dowel, medyo nahirapan ako magpalit ng filter. Medyo komplikado magtanggal dito sa likod. Nakita nyo naman kanina sa video. Pagdating sa portability, obvious na pinakapanalo dito is si Stylex. Kasi compare dito sa dalawang air cooler, si Stylex lang yung merong strap. Tapos, meron din siyang built-in battery. So, kahit hindi nakasaksak to, pwede mong gamitin. Unlike dito sa dalawa, sa Arctic Air Ultra at sa Dowel, kailangan silang nakasaksak or nakalagay sa power bank. Okay, iharap natin isa-isa. Kasi, magpapag-giveaway tayo nito. Okay, tatlo yung mananalo ng air cooler. Ang gagawin nyo lang, magko-comment lang kayo sa video na to. Tapos, i-comment nyo kung ano yung gusto nyo na air cooler. Okay?
For example, Tilex, Arctic Air Ultra, or Dowel. Yun lang. Okay? Ilalagay ko yung pull mechanic sa comment sa baba. Okay? So, dito na nagtatapos ang vlog natin. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, at hit ang bell button para updated kayo sa mga bagong videos natin. Peace out!